at welcome back sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-like at mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang bell button para maging updated ka sa mga videos ko. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is true. It's true. Ngayong araw na to, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng pinatuyong rose. Tapos ipe-frame natin siya, ipe-preservative natin siya. Hindi natin siya gagamitan ng kung ano-ano. Pero pang-matagalan naman siya. Kasi subok naman siya. Meron na akong ginawa nun na binigay sa akin ng boyfriend ko. Siyempre, pinahalagaan ko. So, rename ko siya. So, hanggang ngayon, nasa pader pa siya. So, kung meron kayong binigay ni jowa o binigay ni ex at gusto nyong itabi dahil maganda naman at gusto nyong i-preserve, eh, i-display nyo na. Common sense na lang. Hindi naman dahil sa bigay ng ex, eh, itatapon nyo. Magagamit nyo yan pang display ng bahay, no? O pagdating ng araw, pwede nyo rin ibenta. So, paano mapapakita ko sa inyo? At ito ngayon ang itsura ng ginawa namin noon na 2 years ago. Tapos, hanggang ngayon, eh, okay pa naman siya. Ganito ang itsura niya. So, naka-frame siya ng sobrang tagal na. So far, hindi naman siya nasisira. Wala kaming ginamit dito na kahit na ano, basta DIY lang namin kung paano namin siya ginawa. Tapos nilagyan na lang namin siya ng mga coats. Kayo, bahala kayo kung anong ilalagay niyong coats, kung anong gusto niyong coats ang ilagay. Tapos ilagay niyo lahat ng parte ng bouquet ay nandito. Ultimo yung mga papel niya na nakabalot sa kanya. Tapos, dinisenyo na lang namin siya. Actually, yung papel na pinagsulatan dito ay yung papel din nung binili namin sa frame, yung likod niya. Di ba pag bumili ka ng frame, meron dun yung parang picture. So, yung likod nun is malinis. So, yun yung ginawa na pinagdikitan nito. So, napakatipid. Kung ibibenta mo to, siguro may bibenta mo rin, kikita ka, tubong lugaw. Kaya kung ako sa inyo, subukan nyo na kung paano gawin to. Kasi sulit naman. Ayan, so mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginamit natin, kung paano natin ginawa. Actually, yung rose nito, preserve to ng mga isang buwan siguro pwede. Isang buwan ba? Mga isang buwan, pwede na. Kasi ilalagay mo siya sa ilalim ng libro, tapos patutuyuin mo. Parang nung mga ano tayo, nung mga high school tayo, di ba? Yung mga bulaklak nilalagay natin sa notebook, tapos kaya sa libro, tapos natutuyo siya. So may pakinabang pala yon. May pakinabang pala yon na naisip ko siyang i-frame na hindi pala siya masisira. Ganito pa rin siya, dry pa rin siya. Ayan. Mamaya papakita ko sa inyo yung pinatuyong bulaklak, tsaka yung mga dahon-dahon. So, paano? Tara na. Umpisa natin kung paano gawin. Eh, papakita ko muna pala sa inyo kung nasaan yung mga items ng bouquet na yan. Ilang notebook ba pinaglagyan mo nito? Nahanap ko nasaan yung bulaklak na pinag-anuhan namin. Nilalagay namin siya sa ilalim ng upuan para ano, pitpit na pitpit siya. So, ito na nga siya. Nilagay namin siya dito sa dalawang notebook. Tapos nilagay namin siya dun sa ilalim ng sofa. Para pitpit na pitpit siya. Itong bulaklak na to, kung maalala nyo, dun sa vlog ko na mukbang crispy pata may binigay sa aking bulaklak. Ito yun. Ito siya. Yun. So, ito yung dahon niya. Ay! Yan. Ito yung dahon niya. So, bali, dry na siya. Kung makikita nyo, yan. Yan. Dry na siya.
So, ilalabas na natin siya para maihelera. Ito yung parte ng rose eh. Ito yun. Yung parte ng rose. Yung maliliit niyang dahon. Tapos, yan. Yan yung ibang rose. Yan. Ito siya. Yan, ito na yung rose. Dito talaga ako tumapat para maliwanag kasi para makita niyo talaga. Yung mga puti-puti na yan, okay lang yan. Ganyan talaga yan. Pero it doesn't mean na masisira siya o hindi siya pang matagalan. So ilalabas na natin siya para ma-prepare na. Kape tayo. Ito pa yung iba. Yan. Ito siya. Ay. Yan. Yan siya. Ito siya. Yan. Sa tatlo. Lima. Hanapin natin. Ay! Nadurog siya. Ano, para saan to? Wala, nadurog siya. Yung, ano ba to dati? Yung design ng ano, ng bulaklak. Ito, nadurog siya. Nadurog, nadurog. Naging ganyan siya, oh. Naging parang ano. So, ito, wala na tong kwenta. Itatapon na natin ito. Ayan, oh, nadurog siya. Pero, di ba lakay, pwede mo na siyang ilagay na ano, parang design. Ikalat mo siya. No? Ay, eto pala yon. Eto yon, yung mga dahon-dahon niya dyan. Nadurog. So, magagamit pa rin naman natin. Iaano na lang, igagano na lang natin. Ayan sila, oh. Ayan. Eto siya. Ayan. Kita nyo yan, naglalaglag. So, gagamitin pa rin natin yan. So, eto naman yung yan. Eto naman yung pinagbalutan ng, ano, ng bulaklak. Alam niyo yung balot niya, yun, eto yun. So, magagamit din natin to sa pagde-design, kung anong klaseng design ang gusto niyo, kung mapapansin niyo. Ayan yung balot niya dati, yung black. Tapos yung nasa labas niya, yung brown. So, huwag niyo tatapon, magagamit niyo rin yan, sayang. Tapos, meron tayong yung ribbon niya, yung lace niya. Yung lace dati ng bulaklak, gagamitin din natin yan. At saka yung eto. Basta lahat ng parte nung bouquet na yon na bouquet. Bouquet ba? Tama ba? Nung bouquet na yon, magagamit natin. Gagamitin natin siya. Konting lettering lang. Siyempre, gandahan nyo na rin para naman maganda tingnan. So, meron na tayong dalawang collection na bulaklak frame.
product natin. Yan. Sa lahat ng parte nung katulad ng sabi ko kanina, lahat ng parte nung flower bouquet ay nandito. Yung kanyang mga ribbon, yung bulaklak, yung dahon, konti lang yung nailagay na tao. Hindi naman lahat kailangan ilagay mo. Kasi magbubukol siya dun sa ano, sa picture frame. Kailangan yung flat lang, yung tama lang. So, ilalagay ko na lang siya sa frame, tapos ilalagay ko na siya sa dinding. So, paano? Mamaya, papakita ko sa inyo. So, yun nga mga kabsa, tapos na yung ating bouquet picture frame na rose. So, eto na siya ngayon. Yan, eto na siya ngayon. So, yung quotes na napili ko ay, "You are the artist of your life. Don't give the paintbrush to anyone else." So, ano bang ibig sabihin nun? Tayo nang bahala kasi hindi na ako makapag-isip. Inaantok na ako. So, kung makikita nyo, lahat nandito. So, binila namin siya ng term ng picture frame. Eto yung isa na kanina ipinakita ko sa inyo nandito. Yan yun, yung 2 years ago na. So, eto naman yung ngayon. Sa likod niya, nilagyan namin ng date para alam namin kung kailan siya ginawa. So, kung nagustuhan nyo yung video ko, sana kayo din gumawa na rin ng bouquet picture frame. Huwag nyo sayangin yung mga bulaklak kasi pwede nyo siyang pang-display at unique pa, di ba? Hindi siya yung bibilin mo lang siya. So, paano? Nandito na lang kasi inaantok na ako. Nagtrabaho pa ako mamayang gabi. Night shift pa ako gabi. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod kong mga video. Please don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel para naman sa susunod kong mga video. And magkita-kita pa tayo. So, paano? Joyce Gafford is signing out. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend.